Hey guys, my name is Justin Uy, and welcome to another video. In 2019 ngayon, first video ko sa 2019, so this will be a very special video. So instead mag-guitar tutorial ako, share ko yung guitar collection ko sa inyo. Sa mga hindi nakaalam, vocalist and guitarist ako ng 2 years apart. Kung sino marinig yung songs namin, ilalagay ko yung link sa description box below. You can go check it out. So may music video kami na nirelease last year, which is Can't Get Over You. So ilalagay ko rin yung link ng music video. And this month, or soon, lalabas na rin yung latest single namin, which is Don't Leave Me Hanging. So abangan nyo rin yun. So yeah, before we start, before ko pakita yung guitar collection, kung di pa kayo nakasubscribe dito sa channel, please do subscribe. And yeah, click the bell din para ma-notify kayo every time may bagong upload. And let me know na rin sa comments kung ano yung mga gusto nyo makitang content para sa future videos. So let's start! Okay, so nito na tayo ngayon. Special shoutout nga pala sa aking cameraman, my girlfriend, kay Pascual. Hello. Please do subscribe sa kanyang channel. Meron din siya ang YouTube. Yeah, regarding sa mga beauty products, lifestyle. So, subscribe kayo doon and check yung channel niya, Kay Pascual. Thank you sa pag-video sa akin ngayon. I'm sorry din pala kung matagal ako hindi naka-upload ng video. Ngayon lang, since very busy nung holidays and nung January, mask yung New Year. Nagbabakasyon yung kapatid ko ngayon, si Calvin. So, wala rin time gumawa. So, ngayon lang ako nagkaroon ng time. Okay, so, ang unang-unang guitar na papakita ko sa'yo is yung acoustic guitar ko na na-acquire ko ng 2004. Ito yung first acoustic guitar ko na hindi local brand. Kasi yung mga unang guitar ko is yung mga Lumanog, and yung mga nabili ko sa Santa Mesa, doon tayo nag-start lahat, mga 1,000 pesos guitar, 2,000 guitar, doon din ako natuto mag-gitara. Nabili ko siya sa US ng 2004. I guess May nga yun eh. So, mom ko bumili sa akin ito, and tinitreasure ko siya hanggang ngayon. Ang brand na to is Aplos. Mas sikat na brand yung Ovation. Yun yung like higher brand niya. Aplos is yung like ano nila, entry level nila. Kung alam niyo yung Fender, may Squire. Alam yung Gibson may Epiphone. So, ito yung Aplos. So, nakuha ko to ng around $250. Around that range. So, 10K to 12K ata. Ito yung guitar ko na may pinakamaraming views sa YouTube. So, sobrang sikat itong guitar na to. Kung alam niyo yung Super Bass ni Julian San Jose, ako nag-gitara doon, eh, ito yung guitar na gamit ko. Yung video ngayon na takedown siya. So, hindi nyo mahanap yung video niya. Pero kung napanood nyo yun, may mga 22 million views na yun. Ito yung gamit kong gitara doon. Yeah, hanggang ngayon nandito pa rin sa akin kasi super ano to sa akin eh. May sentimental value talaga to. First acoustic guitar and dito talaga ako natuto. Practice talaga ng acoustic, fingerstyle and stuff. So, ito yung muna ko gitara. Sample. Na acoustic. Problema, tatlo na lang yung string. hindi ko na nagagamit kasi nakatago na lang siya. Ni-retire ko na siya eh. Ito, hindi ko na ito bebenta. Kasi, Super Bass, 22M. Kung di na takedown yun, baka 23 o 24M na yun. So, sana bumalik siya. Okay, so, ang next na guitar na papakita ko is yan. Acoustic na lang rin muna. Dito tayo. Ito naman, Takamine G-Series EG463. SC. So, Takamine made in China to. Yan is made in China din yung Aplos na yan. So, hindi ko na alam exact model nito eh. So, ito, Takamine G-Series. So, US din siya na purchase. Cost ito around $500. So, yun, $250 at $500 lang. Ito, ano ba mga nirecord ko gamit to? Actually, hindi ko na rin maalam. Very memorable lang. Ginamit siya ni Yassi Pressman. So, kailangan yung si Yassi, ginamit niya to. Meron ng ano dito, special marks dahil sa pagkakahulog. Di naman yung sinasadya, so okay lang. And yeah, ilalagay ko yung link din ng video kung mahanap ko pa siya. So yeah, $500 guitar, Takamine G-Series. Narinig ko naman yung difference nung nag-upgrade ako dito. Malayo yung sound difference from there to dito. So, ngayon na sa akin pa rin siya. So, si Yassi. Yassi na pangalan niya ito. Yun si Julie na lang kasi super basic. So, si Julie and si Yassi. So, ito around 2012 ata, kung nakuha. So,
2004-2012. Next is electric muna tayo. Itong electric guitar na to is isa sa talagang love na love ko rin. Diba? Sobrang sexy niya. Roxy. Si Roxy to eh. Try ko siya, hindi ko na alam exact year. Sino si Roxy? Wala lang. Parang bagay lang sa kanya. Roxy. Diba? Kasi red, hot, ganyan. Sino yung girl na yun? Na-joke lang. Nagyari tayo dyan. Nagalungkat na. Okay, so hindi ko na maalala exact year kung kailan ko siya na-acquire. Mas marami na ako nadaan ng electric guitar. Ibanez RG. Pinakauna ko, ginamit kong alam yung Inang Bayan. Promosome kasi yung band ko before eh. So Inang Bayan, yun yung gamit ko. Ibanez Art 320. Kasi feel like I'm on the net, I feel like I gotta get away, get away, get away. Better know that I don't, that I won't ever stop, cause you know I'm gonna win every day, day. See that I would've... Active pickups. Ano ko rin yun. Nagkaroon ako ng Strat, na Mexican Strat, standard Strat. Nagkaroon ako ng Highway 1 Tele. And yeah, pag di ko nagustuhan, benta, gamit, benta. So ito yung nakuha ko siya, talagang, ewan ko, iba yung feel niya talaga, yung tunog. So, nag-stay siya sa akin. And ang special sa kanya, release lang siya sa Europe. So, limited edition siya. Limited edition iPhone, custom shop. Nakuha ko siya for 20k. Uso pa yung Feel Music nun eh. Wala pang Facebook Marketplace, wala pang Facebook Groups. So, Feel Music matagal ko nang binabantayan doon. Tapos nakita ko 25k ata nakapost. Parang 3 months na nakita ko, hindi wala pang bumibili. So, nakapost 22 na lang. Tapos yung sabi ko, talagang mukhang para sa akin na. So, tinawaran ko. Sabi ko, 20k kunin ko today or tomorrow ata. Pumayag naman yung nag-seller. So, alagang-alaga sa kanya. So, ito, Epiphone Riviera, pangalan niya. Pickups niya, mini humbuckers. So, mapapansin ka iba yung pickups niya sa mga usual humbuckers. Mas malalaki ito, maliit. Medyo payat siya ng konti. So, yung tunog niya, parang hindi siya kasing kapal ng humbuckers, hindi rin siya kasing nipis ng mga single coils. So, yung sound niya parang in between eh. So, perfect yung tone niya talaga. Tapos, itsura niya, ang ganda. So, medyo madumi lang, hindi ko na nalilinis. So, Epiphone Riviera. Okay, so, tapos na yung... Epiphone Riviera si Roxy. Next, ito naman is Fender Tele Deluxe. So sa mga gitarista dyan, pinapangalanan nyo rin ba yung mga gitara nyo? Ito yung guitar ko. Ito actually wala siyang name eh. Wala siyang specific name talaga. Meron akong Tele before. Yun nga yung Highway 1 Tele na nabili ko siya sa Perfect Pitch for 35k. Pinangalanan ko siya ng Hailey. Bilis ka Hailey Benner. Ito, walang pangalan. Hindi ko alam ba't ko binenta rin yun eh. More on Tele guy ako kaysa sa Strat guy. Pero itong nakita ko to, kakaiba yung finish niya. Parang sparkly siya. So, yan. Diba ang cool? Yan, ang cool. Ang cool ng finish niya. So, ang tawag dito, Tele Deluxe 72. Reissue, parang FSR eh. Factory Special Run, Tele Deluxe siya. So, may mga tatlong finish yan. May orange, may red, and may green. So ito yung green yung parang pinaka, I guess, pinaka okay for me. And pinaka mabilis din na sold out. Actually yan, limited edition din to. Made in Mexico siya. And kung mapapansin nyo ah, sa mga Fender guys dyan, kung mapapansin nyo, yung headstock niya is Strat. Yung size ng headstock niya is Strat. Kasi Tele, iba itsura ng Tele na headstock eh. So ito parang hybrid eh. Yung headstock niya is Strat, Stratocaster. Pero yung body niya is Telecaster. And ang iba, ang kagandahan din itong Tele na to, yung the usual Tele, itong block na to, parang pantay to buong block. Ito may, parang Fender, parang Strat din siya na may, kita naman, ito parang may curve siya dito. So, pag nakaganyan ka, mas mag-fit sa body mo, hindi siya masakit. Compared yung Tele na, totoong Tele lang talaga, na hindi Tele Deluxe. Ano siya? Buo. So, ito, mas okay siya. Mas mag-fit siya. So, yun yung gusto ko sa kanya. And, nabasa ko, 300 lang yung copies na ginawa nila. So, ewan ko kung totoo yun, pero nabasa ko somewhere. And yung binili ko to, last piece na lang siya. Kasi, online ko siya nabili, reverb.com. Kung alam nyo yun, makakabili kayo ng mga used doon or brand new guitars, reverb.com. So, yung nakapost na ganitong design, nag-iisa na lang. So, after ko bumili niyan,
trinay ko mag-search after few months, after a year, after 2 years, sinesearch ko tong model na to, itong itsura. Wala na akong makita. So, yeah. So, kaya ano rin to. Nakatago lang rin talaga to kasi hindi ko na to papakawalan. Ang cost nito around $700 ata. Yung nakuha ko siya. Sa States din. So, I guess 2013 ko siya nabili. So, next. Ito na. So, kung kailan ako medyo hindi na masyado nagigitara, doon ako nagka-tailor. Dati ko pa pangarap magka-tailor kasi ang Taylor or Martin, sila yung parang pinaka-kilala sa acoustic guitar. So, pag sinabi acoustic guitar, yung mga top dogs ng mga acoustic talaga, Taylor or Martin. Yan talaga. So, dati ko pa pangarap magka-tailor. Umilig pa ako mag-fingerstyle guitar. So, na-acquire ko siya 2017 ng December. So, nakuha ko siya sa swap. Nagkaroon ako ng Martin from JB Music. Nabili ko yung warehouse sale. So, sinap ko dito sa Taylor. Itong model na to is Taylor 214CE. Yeah, 214CE yung model niya. C, meaning may cut. So, meron yung DCE, diretso siya. So, ito. Isang cool lang ano niya. Yung controls niya. Ayun o. Parang treble, bass, and volume yan. And cost nito around 50k, ayun din, around 65k, $1,300. And yung tunog niya compared sa Takamine, itong $500 na to, sobrang layo rin talaga. So, dahan ko na differentiate kung ano yung bakit mas mahal yung gitara, iba yung kahoy na ginamit, iba rin yung tunog na magpo-produce nila. So, yun yung mga reason kaya mas mahal. Kasi yung craftsmanship nila, kung paano ginawa. And ito is made in, I guess, Mexico to it. Sure. Grabe yung sound ito. Panalo. So, ito yung pangarap ng guitar. Na acoustic. Then lastly, I guess kaka-acquire ko lang this year, 2019 January, is itong Hofner Very Thin Contemporary. Yeah, Very Thin Contemporary. Nabili ko siya sa isang, hindi ko muna sasabihin ko sino. Popost ko siya sa next na video ko, yung meetup namin. Isa siyang artist ngayon sa Philippines na sobrang, meron siyang sobrang sikat na kanta. Na probably alam niyo yun. Music video niya sa YouTube, meron na ngayong 74 million views. Baka alam niyo lang kung sino yun. So, sa kanya ko nabili to, itong gitara na to. Additional collection din. So, nag-isipan ko pa kung kikip ko or bibenta. So, okay naman siya, tago na. Abangan niyo sa next video. Vlinog ko yung meetup namin. And may konting interview din. Yan, so, nagtanong-tanong ako din about history ng gitara niya. Ganyan, so, yan. Hofner Very Thin Contemporary. So, ito yung latest addition sa aking guitar collection. So basically yan lahat ng guitar collection ko. So mga collectors din, ang mga gitarista dyan, kung meron kayong dream guitar, huwag kayong sumuko. Kung talagang dream yan, makukuha nyo yan. So work hard lang and do your passion. Hindi ko naman siya nakuha ng agad-agad eh, itong collection na to. So way back 2004 pa, first guitar. And tinatago ko talaga yung mga nagustuhan ko. And as time goes by, kakaroon ako, binibenta, so acquire, benta, and eventually, yan na yan. So that's it for this video. Sana mag-enjoy kayo sa mini guitar tour na ginawa ko. And sana na-inspire din kayo, since kasi lalo yung mga aspiring musicians dyan, hindi naman madali maging musician dito sa Philippines eh. Sabi akong kakilala na sobrang magagaling na musicians, pero hindi nakikilala. Work hard. Pero kung nag-work hard naman kayo enough, eventually, mag-pay off naman yan eh. Sana nag-enjoy kayo, and sana mas nakilala nyo rin ako sa pagpapakilala ko ng mga guitars ko and yung history nila. Kung nagustuhan nyo yung video, thumbs up, and yeah, subscribe kayo kung hindi pa ako nakasubscribe. So, next video na-upload ko kung paano ko na-acquire tong Hofner na to, yung guitar na yan. Kung malalaman nyo kung sino yung sikat, sobrang sikat na artist na to, lalo yung song niya, sobrang sikat yung song na yan. So, abangan nyo kung kayo na ko siya nabili. Okay, see you everyone in my next video. Cheers!